Pitong taon matapos panalasa at kumitil ng napakaraming buhay ang superbagyong Yolanda noong 2013, tila na ulit muli ang isang bangungot na trahedya matapos tumama sa bansa ang mga bagyong nagdulot ng malawakang pinsala sa bawat ari-arian at nag-iwan ng mapait na karanasan sa bagsik at lupit ng inang kalikasan. Sa nagdaang mga taon, mapapansing palakas ng papalakas ang mga bagyong tumatama sa ating bansa at sa bawat hagupin nito ay babakas hindi lamang sa kabahayan kundi pati na rin ang epekto nito maging sa kabuhayan ng ating mga kababayan. At ayon sa mga eksperto, habang lumalala ang problema ng mundo sa usaping pagbabago ng klima, ay lalong makakaranas ang bansa ng mga malalakas na bagyo sa darating pang mga taon. Sino-sino kaya ang dapat sisihin sa pagbabagong nagaganap sa mundo? At ano-ano kaya nga bang mga hakbang ang dapat gawin ng Estado at gobyerno upang maibsan ang pagbabagong klima ng mundo? Subalit sa paglipas ng mga taon, kasabay ng makabagong sibilisasyon, unti-unti na nating napapabayaan ang pangangalaga sa ating inang kalikasan. We'll be right back.
Tunay nga namang kahanga-hanga ang dedikasyon at dapat natularan ninuman ang ganitong pagmamahal sa kalikasan. Hanggang dito na lang ang videong ito. Kung nagustuhan mo ang ganitong uri ng video, huwag kalimutang mag-subscribe upang updated ka sa aking mga videos. Maraming salamat!